Pagkatapos nga po ng pagkatalo ng Utah Jazz kanina kontra sa Portland Trail Blazers ay nagreklamo nga po dito si Jordan Clarkson sa mismong NBA. Yan nga ang ating unang balita na pag-uusapan ngayon na sasamahan ko na rin ng trio sa Portland Trail Blazers. Lilinawin na rin natin ngayon mga idol kung itutuloy pa nga ba ng Los Angeles Lakers ang trade na lumalabas ngayon sa pagitan ni Russell Westbrook at DeMar DeRozan. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Nakabawi na nga po sana mga idol ang Utah Jazz sa kanilang mga nakalipas na laro matapos silang magkaroon ng 2-game winning streak. Kaya kahit papano'y nakaangat-angat nga po sila ng konti sa standings ng West. Ang kaso lamang, naputol nga ulit ito nang matalo sila ngayong araw sa napakadikit nilang laban kontra sa Portland Trail Blazers sa score na 116-111. Sinubukan rin naman nga sana nila dito na makahabol at maidikit ang laban gamit ang balancing score ng lahat ng kanilang mga starter na pare-parehong nagtala ng double digit points. At pinangunahan nga sila ng ating kababayan na si Jordan Clarkson na nagtala ng team high na 24 points, 5 rebounds at 3 assists. Ginawa nga nito ang lahat ng kanya makakaya upang manalo ang Utah Jazz. Sadyang hindi lamang nga po pumabor sa kanila ang laro. Sa katunayan, may ilang plays rin naman nga dito ang hindi sila nakasungkit ng foul. Gaya na lamang nang nangyaring pagsalaksak ni Jordan Clarkson sa ilalim ng basket sa third quarter ng kanilang laban. Bali kahit man nga po nasupalpal dito si Clarkson, ay malinaw rin naman nga po na foul siya dito. Ngunit hindi nga ito tinawagan ng referee na si Tony Brothers. At ang masakit pa nga po dyan, binigyan pa nga po ng technical foul ang kanang head coach na si Will Hardy dahil sa pagrereklamo nito. Kaya hindi nga po napigilan pa ni Clarkson ang kanyang sarili na magalit sa nasabing referee. Pagkatapos rin naman nga po ng kanilang laban, ishinare na rin naman nga agad ng kanyang social media ang video ng nangyaring play na kanyang pagsalaksak, at kita naman nga po dito na na-foul siya. Kaya dinedemand nga po nito na suspindihin ang nasabing referee ng dalawang laro dahil sa ginawa nitong pagkakamali. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na balita sa istoryang naibalitang bagong trio ngayon ng Portland Trail Blazers. Sa pagkapanalo nga po mga idol ng Blazers sa kanilang game kontra sa Jazz, ay naputol na nga po sa wakas ang kanilang 3-game losing streak salamat sa pag-step up dito ng dalawa sa kanilang big 3 ngayong season na sina Jeremy Grant na kumuha ng 33 points at si Anfernee Simmons na nagtala rin naman ng 45 points. Kahit man nga po mga idol, hindi naglalaro ang kanilang main star na si Damian Lillard, ay silang dalawa nga pong bumuhat ngayon sa Portland Trail Blazers. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya ngayon, kung itutuloy pa nga ba ng Los Angeles Lakers ang lumalabas na trade ngayon sa pagitan ni Russell Westbrook at DeMar DeRozan. Naibalita ko na nga po sa inyo mga idol na kahit man nga po maganda ang ipinapakitang laro ngayon ni Russell Westbrook, ay kabilang para naman nga po siya sa mga players na binabalakan nilang i-trade. Sa katunayan, isa nga po siya sa mga pwede nilang gamitin upang makuha na nila sa wakas ang matagal nilang target na si DeMar DeRozan. Ayon pa nga po sa ibinulgar ng sikat na NBA insider na si Zach Lowe, 100% nga po siyang sigurado na nagkaroon na ng diskusyon sa loob ng organisasyon ng Lakers patungkol sa pagpapatuloy ng kanilang trade kay DeMar DeRozan. Bali hindi na rin naman nga maganda ang kalagayan ng Chicago Bulls ngayon, kaya pagkakataon na nga po ng Lakers na akitin ito sa pamamagitan ng pag-offer nilang isang trade package na kinabibilangan ni Russell Westbrook. Bali sa kabila nga po ng hindi magandang simula ni Westbrook mga idol, ay unti-unti na rin naman nga itong nakakabawi, kaya sigurado nga po na hindi na siya tatanggihan ng Chicago Bulls. So that's it for today's video mga idol na ating pinag-usapan ngayon dito sa akin channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na rin, bisitahin ang ating Facebook page, at isang malaking shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming salamat mga idol.